Legs are wet and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Legs are wet and there's sweat on your embrace. One other thing I dare. Lights are out and there's time to your embrace. Then another dare. Dalawa po kayo? Oo. Alright. So, tapos na tayo magpakarga. Alright, so tapos na ho tayo magpag-gasolina. So inantay na lang natin yung sukli, then biyahe na tayo. MacArthur Highway ang ating biyahe. Then sana hindi mag-aabiri ang GoPro ko. Ayaw ko ano nangyari dito. Medyo nagkaka-problem ata sa SD card na nilagay ko. So ngayon eh, nandito pa rin tayo sa Valenzuela City, Lingunan. Rinig mo ako dyan, tol? Okay. So baka magpagasulina na tayo nito mamaya, nasa bandang Laguna na tayo. Ha? Laguna. Oh. Papuntang Quezon. Quezon tapos Bicol. Oh. Yeah, boss. Thank you. Alright, so mabait yung ating gasoline boy. Tara. So, dito na kami. Una na kami ng aking pinsan. By the way, ang kasama ko ngayon si Kuya Jun. Hi guys. So, mga kung naririnig niya sa microphone ng GoPro ko, pero may boses siya, nandito siya sa freedcom ko. Magkakonect kami ang dalawa. So nag-uusap kami ang dalawa. Yan, ewan kung naririnig dyan. Sana marinig na. So yun, pag nasa biyahe kasi medyo nakaka-boring kasi pag wala kang, ano mo yan, wala kang nakakausap. Totoo diba, Tod? Oo. Tod. A Tod is means pinsan. Salitang waray. So yun, may natutunan kayo sa aking lingwahe. So pumunta kami ngayon sa aming hometown. Pumuntang Mayorga, Leyte. So lagpas pa po siya ng Tacloban, no? Lagpas pa siya ng Samar. So sana umaga tayo makarating na San Juanico Bridge. Kasi medyo gabi tayo doon, umalis dito sa Manila. So pagpabalik naman, umaga naman tayo, no? Umaga naman tayo papiyahin, tol. Umaga naman tayo dadaan ng Samar. And para makabutan din natin yung ano, Bicol ng umaga. Sayang, madadaanan sana natin yung ano eh, Mayon Volcano eh, no? Kaya lang, ano oras tayo bumiyahe? Oh. Bali, 10 hours ang biyahe, papuntang Matnog Port.
So ano na ngayon? 9 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 6, mga 7 a.m. nandun na tayo sa Matnog Port. So baka mamaya siyempre hindi naman tayo magmamabilis sa daan. Hindi pa nating abisado, parehas kaming first timer na bibiyahin na nakamotor papuntang Leyte, no? So dahan-dahan lang, magmarahan lang tayo sa kalsada. At presence of mind and then relax ang katawan. Maging depensibo tayong rider. So kanina kasi marami kasing loko-loko sa daan eh. Pati yung mga nakaparada lang binabangga. Kanina binangga ako eh. Binangga ako kanina. Yes, Mia Marimar na yan. Nakapara, nakahinto ka na nga, babanggain ka pa, di ba? Walang joke na yan. Papunta na tayo ng ano, approaching na tayo ng MacArthur Highway. Ayos lang. Nakakatukod ganyan. Okay. Medyo mahaba-haba itong lakbayan natin. Pag nakatawid tayo ng ano, ng alin, ilang oras pa yan? Mga 10 oras pa yan, no? Hindi lang, 11 hours. 11 to 12. So baka gabi na rin tayo makarating doon. Or magpamaga na tayo sa summer. Magpamaga na tayo para mapagpahinga tayo, no? Ano ba yan? Traffic naman. So, kakaliwa tayo dito. MacArthur Highway tayo. Buksan ko na yung ilaw ko. Sayang naman yung pagkabit. Mahal-mahal. So, update ko ulit kayo mamaya, guys. So, medyo madilim pa dito sa ating dadaanan. Wala pa kayo makikita. Meanwhile. So, update lang, guys. Dito kami sa TIAONG, Quezon. Kakain muna saglit. Tol. Ayun na. Guys, so dito na tayo sa Bitukang Manok na tinatawag. Grabe ang paahon. Taas pala nito dito. Bakit dito ako dumaan? Ah, grabe. Shocking sto. Hirap pala ng daan dito. Makunti lang to. Taas to.
Shit. Oh, abuelo yun. Dandahan lang tayo dito. Alright guys, so good morning, no? Eh, nandito pa rin tayo sa parting Quezon. I think, Gumaca. Ito sa Gumaca na to, eh. Hindi namin kinaya. Sobrang antok na guys, sobrang antok na. Kaya napagpasyahan namin na magpahinga na muna. Kahit mga isang oras lang natulog, then biyahe ulit. Mahirap pala pag hindi ka nakakondisyon. So, kailangan pala, dapat may sapat ka natulog bago ka bumiyahe. So, kami kasi, busy kasi kami ng itong mga nakarang araw sa business and other things. May mga ginawa pa kasi kaming related sa business, kaya hindi ako agad nakapag-condition sa katawan ko para umuwi. Actually, biglaan lang din itong pag-uwi ko kasi nga emergency lang din. Then, sobrang ganda ng area dito. Hindi na kami nag-ano ng hotel, so cottage lang. 200 pesos yung cottage nila dito. Ito lang to sa may bandang Gumaca area. Dito lang sa may bandang Baywalk. So, nag-check kami kung po pwedeng saglit lang naman. Matutulog lang kami ng kahit 1 hour or 2 hours lang. Napahinga din. Biyahe ulit. Many hours later. Alright, so sorry guys, hindi ako nakapag-update kasi nag-corrupt yung memory card ng GoPro ko. And hindi ko napansin, hindi pala nare-record yung mga pinaka-captured ko. So, ngayon kasi nandito na kami sa Matnog Port. And sobrang dami naming struggles nito sa daan. Kasi nga wala kami sa condition and natulog kami. Medyo na late din kami ng pagpunta dito sa Matnog Port. So marami ang nabago dito. So since nung dati kasi pag sumasakay kami dito ng parents ko, diretso na sa loob, doon na sa loob yung babayaran lahat. Kaya lang, ngayon kasi dahil sa pandemic, nilipat pala nila bandang unahan. Bago ka makapasok dito sa mismong pantalan, magbabayad ka muna doon sa bandang unahan. Hindi ko na kinunan kasi nga sobrang dilim doon at saka brown out kasi. Hindi ko na rin kinunan. O, ngayon ko lang kasi napansin yung mga footages ko. Sobrang sayang, corrupted lahat ng mga videos na nakuha ko doon magmula Quezon hanggang Bicol. So sayang talaga, sobrang sayang. And siguro update na lang tayo mamaya, sa summer na lang siguro. At ayun, inaantay na lang namin yung barko namin. And mamaya kasi ang plano namin dalawa ng pinsan ko, pagbaba namin ng pantalan sa Allen. So bali kasi ang ginawa namin ferry is Pascat, so papuntang Allen. So ang gagawin namin, ayaw naman namin magbiyahe ng siyempre puyat at baka madisgrasya lang tayo, so kaya kailangan pabiyahe tayo dun ng okay yung condition natin. So baka maghanap muna kami ng lodging area dun na pwede kaming umiglip. Then, i-update ko kayo kung magkano yung nabayaran ko sa ferries at saka kung magkano yung computation, magkano yung nagastos ko sa gas. So, ang nagastos ko lang sa gas is almost 1,000 plus. Kasi mula Valenzuela hanggang dito, naka-apat ako. Kasi ayoko siyang madrain. So, pag nangangalahati pa lang, inaano ko na agad, pinapagasolinahan ko na agad kasi mahirap
matuyuan sa sa daan. Lalo't ang lalayo pa ng mga gasolinahan at saka yung ibang gasolinahan kasi dito sa parting Quezon at sa Bicol hindi sila 24 hours. So struggles din. Maghahanap ka din ng gasolinahan kapag halimbawa yung indicator mo nagbi-blink na. So talagang pahirapan. And yun, ang talagang mahirap na kalaban pala dito pag magbibiyahe ka ng long ride is pagod, ngalay, at saka yung ngawit sa puwet, tapos yung antok. Kaya naman kontrolin yung antok kasi pwede ka lang mag-snap, matulog ka lang ng saglit, then ma-refresh ka naman, inom ka lang ng tubig, tapos balik ulit sa pagdadrive. So ganun kasi ginawa namin. Medyo na-late lang kami kasi nga dito sa pating Camarines, Camarines Norte sobrang ulan. Hindi namin pinilit kasi pababa, puro kasi pababa yung daanan namin doon ng pinsang ko. So baka mag-slide, mahirap na. Tsaka yung raincoat ko kasi nasa ilalim pa pala, hindi ko na ibabaw. Kaya hindi na kami nagkalkal, nag-stay muna kami doon sa may waiting shade. Kaya mamaya na lang siguro pagdating ng summer, doon na lang natin ituloy-tuloy yung video sa daan. Yan, sayang kasi talaga, nanghinayang ako doon sa video sa parting Quezon tsaka sa sa Bicol. And ewan ko ba, corrupted pala. Pati nung nagbabiyahe kami, simula pa lang doon sa may gasoline station, naging corrupted na siya. Nakakainis. So quick update na lang mamaya, pag napasok na kami ng pantalan, papakita ko sa inyo. Then tuloy-tuloy tayo sa summer, no? Matutulog, maghanap kami muna ng lodging area para hindi tayo hindi tayo pagod at may lakas tayo magmaneho bukas. So medyo mahirap din kasi ang daan sa summer, no? Tsaka mahirap din mag-drive doon ng gabi. Marami kasi nababalitaan doon. So yun, update na lang tayo mamaya. Thank you. Alright, so quick update tayo dun sa ticket na binayaran natin kanina dun sa labas. Passcard po. Mamaya pa ba? So yung binayaran namin sa motor is bali 650 lahat, kasama na yung rider. So bali ang nabayaran ko dun is 1,300. Dalawa kasi kami. Tapos dun sa tatlong dun sa NGU naman, ang binayaran ko is 50 pesos. Dalawa na kami nun, 25 isang tao. Then dun sa tatlong teller na babayaran mo, which is yung sa may 65 pesos, may 30 pesos para sa passcut na na ferry, gumastos ako ng 190 total para dun sa ferry peak. So yun lang ang binayaran ko lahat sa isang tao. So mas tipid siya kaysa mag-aeroplano ka. Medyo tumaas nga lang yung yung ferry ngayon. Dati mas mura pa dati. Ayan, so dalawa kami. Naantay lang namin yung yung ferry na magpapasok na sa amin lahat. Nandito na pa, nakaparado yung motor namin. So nag-aantay lang kami alas 3. So mamaya pa daw. And almost 2:21 AM. So maya pa. Update natin mamaya pag papasok na yung motor. Meanwhile, alright, so akit na tayo ngayon ng sampan na tayo ngayon ng barko sa passcut. So tinawag na po tayo ang dulo kaliwa daw. Ha? Thank you.
Tara tol. So ayan na po yung mga kasabay naming babiyahe sa fast cut. So sana hindi tayo maalon ngayon. And plano namin eh pagdating namin ng alin eh maghanap muna kami ng lodging house na pagtutulugan. Tara, let's go. So ayan, sa bandang dulo daw and dalawa ang fast cut. Ayan, ito na po ang ating pantalan ng Matnog Port. Ayan, may Santa Clara, Santa Fe, and Montenegro ata yung isa. Tapos yung nandun sa kaliwa, hindi, Santa Fe din pala itong nasa gitna. Yung nandun ito sa dulo sa kaliwa is yan ang ating sasakyan, ang fast cut. Tara, Todd! Lalim pala. Tol, una ka na sa iyo yung papel. Una ka. Oo. Una ka, ikaw magana ng papel. So ayan, dalawa lang po kasi kami nagbiyahe ng pinsan. Pinsan ko. Ayan, dalawa lang po kami nagbiyahe. Mula Manila hanggang dito sa Matnog. Ano? Una na? Alright, so yun na. Sasampa na tayo ng barko. Medyo madulas to. Alright. Saan po? Ah, dito. Dito daw. Alright, so pinapa-center stand yung ating motor. Ha? Okay, okay. Medyo nalulula ako. Maglaylak. Hindi yan nakalak. Okay. So, ganyan. Itatali yan mamaya. Saan ba siya, sir? Urong mo pa, urong mo, anay. Iye, iye pa.
Sige. Dali. O, taras. Yan, yan, yan. Yan. Anay. Ewan anay. Di akyat yan. Yan ay papakita natin dun sa taas. Nahilo ko. Helmet mo. Ito kasama ko. Ay, nalukot na. Hindi yung dalawa, yung dalawang ano. Okay na po. Okay na. So, kita tayo. Tara. Ay, mali. Apo. Alright. Saan tayo? Ito na lang? Anay lang tol. Dali lang tol. Alright, so nandito na tayo ngayon sa Aleno. So good morning, good guys. Good morning, good morning. So inopen ko lang yung aking Freedcon. Ayan, nandun yung pinsan ko.
open mo na. Ganda ng tanawin, no? Bye bye. Bye bye, fast cut. Ang bilis ng barko, no? Ang bilis ng barko. So ngayon guys, napagpasya namin ng dalawa na magano muna, matulog muna sa lodging house dito malapit sa Allenport, no? Pagkaraan ng 700 metro. Okay na. So yun, napagpasyahan namin na matulog muna sa lodging house dito malapit sa Allen. Saan bandaan natin? Kanan nata. Ay di, baliktad. Dito tayo sa ano, kabila. Oo. Alright, welcome to summer. Dito na tayo sa summer. So kailangan natin magpahinga, mag-reduce ng lakas para sa panibagong ride adventure na naman, no? Dito sa summer, eh, kinakailangan ng lakas kasi nga hindi din biro ang daan dito sa summer. So ayan, kahit mga 2 oras o 3 oras lang natulog namin, okay na kami, babalik na kami sa ano, babalik na yung resistensya ng katawan namin. Right. So ayon kay Waze, meron siyang 1.2 kilometers. Oo. Halatang umulan dito, no? No, tol? Halatang umulan, no? Bakit? Oh. Loko. Maniniwala na sana ako. May mga nakawala daw na baboy dito. Kasi butas-butas yung yung daanan. Pinagnguso. Loko. So, 1 kilometer. So, malapit na. Ito lang yung way niya. Saan na yun? 900 meters. Ah, dun pa. Dun pa banda. So 600 meters. So malapit-lapit na. Paglagpas lang nitong kalsada na to. Medyo kamote tayo dun, ah. At na pinilit yun. Taga dito na yung best friend ko, eh. Summer. Oo. Pati si, ewan ko, karamihan ng kaibigan ko taga dito na sa, taga dito sa summer, eh. May kakilala din ako sa Giwan. Kakaliwa tayo. With 90 meters. So, yun. Yung kanto na yun. Alin ba? Dito ba? Ando sa kabila, eh. Lodging house. Saan ba? Saan ba yun? Teka, nililigaw tayo ni Waze, ah. Oh, balik lang ako. Bigat. Doon nata, eh. Doon nata, doon tayo pinapaligo ni Waze, eh. Kumanan. Tapos kumanan.
Ito ba? Tapos kanan daw eh. Excuse me ate, saan po dito yung lounging house? Oo. Saan po? Ay, wala dito. Dito kasi turo ni Waze. Saan banda? Ano, iba may diversion dito. Oo. Sige. At dito na tayo ngayon sa Santa Margarita. Napakaganda ng view. Ang ganda ng summer! Grabe.